Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, ay isang pangalan ang bigla na lamang lumabas sa social media. Isang lalaki na nakasuot ng puting t-shirt ang nagpakilala sa pangalang Francis Leo Marcos. Una siyang nakita sa social media habang inuutusan niya ang ilang mga delivery trucks na may mga kargang sako-sakong bigas para ipamahagi sa mga naapektuhan ng lockdown. Ang kanyang ginawang charity works ay talaga namang umani ng mga positibong reaksyon sa social media at agad na humakot ng hundreds, thousands, and even millions of followers. Marami siyang mga naging tagahanga at taga-suporta, lalo na yung mga taong aktwal na naabutan ng kanyang tulong. Isa ang lalaking nagpakilalang Francis Leo Marcos, ang tinagurian ng maraming mamamayan ng ating bansa na bayani noong kasagsagan ng pandemya. Lalo pang umingay ang social media nang simulan niya ang kanyang mayaman challenge kung saan ay hinamon niya ang mayayamang tao na lumabas at mag-donate para sa mga nangangailangan. Ngunit taong 2020, ang nasabing Good Samaritan sa harap ng media ay nakitang nakaposas dahil sa ginawang pag-aresto dito ng National Bureau of Investigation. Bakit kaya ang isang tinaguriang bayani ng mga mahihirap ay naging isang kriminal at kasalukuyang nasa loob ng kulungan? Sino si Francis Leo Marcos o Norman Mangusin? Samahan niyo po akong kilalanin at himayin ang mga kasong isinampa ng National Bureau of Investigation laban kay FLM o Norman Mangusin. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Norman Antonio Mangusin, aka Francis Leo Antonio Marcos o FLM, ay ipinanganak noong September 29, 1979. Saan? Yan ay isa pa ring malaking katanungan. May mga report kasi na nagsasabi na siya ay pinanganak sa Baguio at may ibang report naman na siya ay pinanganak sa Bulacan. Ang kanyang mga magulang ay sila Gilbert Alejandro Mangusin at Remedios Antonio Mangusin at ikinasal sa kanyang asawa ni si Mayu Murakami. Taong 2013 ay sinubukan niyang tumakbo bilang senator ngunit hindi ito pinayagan ng COMELEC dahil sa siya ay 33 years old pa lamang. Nang mga panahong iyon, ang minimum age requirement para sa senatorial candidate ay 35 years old. Ayon sa kanyang sariling naging pahayag sa social media, ay anak siya ng pumanaw na si Dr. Pacifico Marcos, ang nakababatang kapatid ni former President Ferdinand Marcos Sr. Ito umano ay pinagtapat sa kanya ng ina noong tumuntong siya sa edad na 17. Ngunit ang nasabing pahayag ay tinuligsa ng mga Marcos. Ayon sa kanila, ay wala itong relasyon sa mga Marcos. At para patunayan, ay agad na pinaimbestigahan ni dating First Lady Imelda Marcos ang katauhan ni FLM para patunayan na wala itong anumang kinalaman sa kanilang pamilya. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bombo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayaman ng Marcos. Oo, sino Marcos ngayon? Sa kanyang mga video, ay sinabi ni FLM na sinimulan niya ang kanyang sariling philanthropy o pagkakawang gawa noon pang taong 2007. Kung saan ay sinimulan niya ang Optimum Eye Care Program na ang pangunahing layunin ay para mabigyan ng mga salamin sa mata ang mga taong kapuspalad at walang kakayahang bumili para sa kanilang mga sarili. Hanggang sa magdesisyon siya na ipakita ang kanyang ginagawang pagtulong sa pamamagitan ng social media. Ayon sa kanya, ito umano ay para hikayatin ang iba pa na gayahin ang kanyang ginagawa at tumulong din sa mga nangangailangan. Lalo na nga sa panahon ng pandemya. At dito nga ay nakilala siya ng tao bilang bayani noong kasagsagan ng lockdown. Sa mga unang videos na kanyang pinapakita sa kanyang Facebook account, ay makikita ang kanyang ginagawang pamamahagi ng tulong. At makalipas lamang ang ilang mga araw, ay mas nakilala siya sa kanyang ginagawang mayaman challenge, kung saan ay hinamon niya ang mga mayayaman, particularly ang mga nakatira umano sa malalaking bahay, villas at mansyon na katabi ng kanyang tirahan.
Hayagan at tila ba nang iinsulto niyang hinamon o mga ito na mag-donate para sa mga tao na naapektuhan ng pandemya. Tulong-tulong na! Ang kanyang ginawang panawagan ay umani ng maraming positibong komento at naging laman ng social media. Ang kanyang pangalan ay naging laman ng mga usapan at talaga namang nakilala si FLM sa buong kapuluan bilang isang lalaking may puso para sa mahihirap. Isang lalaking may malasakit para sa mga naapektuhan ng pandemya. Hanggang noong May 19, 2020, ay inaresto si FLM ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division sa pangunguna ni Chief Victor Lorenzo sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Baguio City Regional Trial Court Branch 60 sa kasong paglabag sa Republic Act 8050 o ang neribisang batas ng optometry noong 1995. Ito ay dahil sa ginawa niyang pamamahagi ng mga eyeglasses sa Baguio na walang approval at permission mula sa professionals. Ang nasabing reklamo ay ipinasa ng Philippine Association of Ophthalmology noon pang taong 2008. Sa kanyang pagkakaaresto ay isa-isa nang nagsilabasan ang iba pang mga kaso at violations na ikinabit sa pangalan Norman Mangusin o Francis Leo Marcos. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagtulong lamang ho sa ating mga mamamayan. Isa lang ho ang tinitignan ko rito na talagang may tinamaan ho doon sa mayaman challenge ko at talagang gusto po akong pabagsakin. Yun po, yun lamang po ang aking masasabi. Ha? Sabi ng mga abogado ko, in behalf of my people, kung ano man yung kaso ko, kung may kaso man ako, haharapin ko ng dalawang bayag ko. Ganun po yun. Ito lang ho yung masasabi ko. Kung kasalanan tumulong sa tao, ako ho ay nagkakasala. Napag-alaman din nila na siya ay may nakabinbin na kasong human trafficking sa Manila Regional Trial Court Branch 25 at Branch 45 dahil sa ang recruitment process ay dito naganap. Ayon sa report, ay nagawa nitong manloko ng anim na mga kababaihan para magtrabahong entertainers sa Europa noong 2006. Ngunit sa halip na sa Europa, ay dinala sila sa Istanbul, Turkey at Cyprus para maging mga bayarang babae. Sinubukan ng kanyang legal team na magpasa ng motion for bail, ngunit ang nasabing petition ay binasura ng hukuman. Muli silang umapila sa mataas na hukuman, ngunit muli nitong binasura ang motion for bail at sinang-ayunan nito ang orders ng mababang hukuman sa Maynila. Habang sinasagawa ang imbestigasyon ayon kay Chief Victor Lorenzo, ay may ilan pang naging biktima ng human trafficking ang lumapit sa kanilang tanggapan para mag-file ng charges laban kay FLM. Naiugnay din siya sa human trafficking case na nakapending sa Pasay City Regional Trial Court. Ito ay ang ginawang raid ng mga kapulisan sa isang men's club ilang taon na ang nakakalipas, kung saan ay nagawa nilang makadiscover ng apat na mga babaeng minor de edad na nagtatrabaho doon. Nauna nang nasampahan ng kaso ang mga managers ng nasabing club at ng mga panahon na yon ay hindi nila nalaman kung sino ang may-ari ng nasabing establishment hanggang sa makakuha sila ng ebidensya na ang nasabing club ay nakarehistro sa pangalan ni Francis Leo Marcos. Pinabulaan na naman ito ni FLM at sinabing maraming tao sa Pilipinas ang nakarehistro sa pareho niyang pangalan. Maliban dito, ay may staffa case din siya na nakapending sa Makati City Regional Trial Court. Violence against women and children naman sa Caloocan City Regional Trial Court at sa Gapan Nueva Ecija Regional Trial Court. Ayon sa kanila, ay nagawa ni FLM na magpakasal ng tatlong beses sa tatlong mga kababaihan at dalawa sa mga ito ay ginamit niya ang pangalang Francis Leo Marcos habang sa isa naman ay Norman Mangusin. Habang tumatagal, ay mas marami ang impormasyon na nahahalukay ng NBI at kinumpirma nila na ang tunay nitong pangalan ay Norman Antonio Mangusin. Ayon sa kanila, ay nagpagawa ito ng peking birth certificate sa pangalang Norman Antonio Alejandro para makakuha ng pasaporte dahil sa may mga criminal records siya sa NBI.
Gamit ang nasabing mga papeles ay lumipad dito at nagtrabaho sa Saudi Arabia. Nang bumalik ng bansa ay may binayaran itong judge sa North Cotabato at dalawa umanong NSO officials sa Mindanao at muli niyang pinaltan ang pangalan bilang Francis Leo Antonio Marcos. At mula doon ay nagpanggap siya na member ng pamilya ng mga Marcos kung saan ay nagawa niyang makapanloko ng maraming mayayamang negosyante gamit ang kanyang charitable institution. Doon sa inyong 12M, wala akong kinuha sa inyong 12M. At ang nirelease mong pera sa aking cheque na 800,400K, alam mo, hulog mo sa utang mo sa akin at may ebidensya ako. Nandito po lahat ng ebidensya ko. Ayon pa sa kilalang social media influencer na si Cian Gaza, ay nakilala niya si FLM noong taong 2015 at 2016 sa Davao City, particularly sa proyektong The Hayan Shirt Project Scam, kung saan na isa umano ito sa kanyang mga naging co-organizer. Gusto ko lamang hong sagutin yung sinasabi ni Cian Gaza. Cian Gaza. Ako kasi yung tao na walang makakalkal na kasalanan. Una, higit sa lahat, hindi ako criminal, hindi ako scammer na katulad mo, at hindi ako manalabong na tao. Siya din ay kinasuhan ng NBI ng kaso ng paglabag sa passport law at ang pagtago sa kanyang tunay na pangalan. Ito ay matapos na makatanggap ng information mula sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs o DFA kung saan ay napag-alaman nila na ito ay gumamit ng tatlong magkakaibang pasaporte sa ilalim ng pangalang Norman Mangosin, Francis Antonio at Francis Leo Marcos. Nakatanggap din sila ng certification mula sa Philippine Statistics Office o PCSO na ang tanging pangalan umano na may birth certificate sa kanilang record ay ang pangalang Norman Mangosin. Ang nasabing kaso ay isinampa sa Manila Prosecutor's Office. Samantala, ay nanawagan naman ng Securities and Exchange Commission para itigil na ang operasyon ng mga foundation sa ilalim ng pangalang Francis Leo Marcos o Norman Mangosin na nagsasabing nakarehistro umano sila bilang corporations sa ilalim ng SEC kung saan ay nangangalap ang mga ito ng donations mula sa publiko. Ayon sa SEC, ang nasabing mga foundation ay wala umanong lisensya at accreditation mula sa kanilang tanggapan at maging sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development. Ayon naman kay FLM, ay wala siyang kahit na anumang koneksyon sa mga nasabing organization. Ayon sa kanya, ang mga ito umano ay binuo ng kanyang mga followers kung saan ay ginamit ang kanyang pangalan dahil sa na-inspired niya umano ang mga ito sa kanyang ginawang pagtulong sa mga tao. Sa ginawa din nilang pananaliksik ay napag-alaman nila na ang bahay sa Green Meadows sa Quezon City ay hindi nito pagmamay-ari taliwas sa mga sinasabi nito sa kanyang social media account kung saan ay piniflex nito ang malaking bahay at magagarang sasakyan na kanya umanong pag-aari. Ayon sa NBI, si FLM ay nagrerenta lamang sa nasabing bahay kasama ang mayamang negosyante. Taong 2021, sa kabila ng kabi-kabilang mga kaso at akusasyon, ay nag-file ito ng kanyang Certificate of Candidacy para sa legislative post at nasama ang pangalan niya sa 70 tentative list para sa senatorial candidates noong May 2022 election. Ito ay matapos na ibasura ng COMELEC ang petition na nagdideklara na isa lamang umano itong nuisance candidate o panggulo. Ang nasabing petition ay ipinasa ng COMELEC's Law Department. Ayon sa COMELEC's 2nd Division, sa inilabas nitong decision dated December 14, 2021. Si FLM ay isang sikat na social media personality at nagawa nitong maka-establish na siya ay may sapat na suporta mula sa publiko. Ito umano ay sapat ng basihan para mapasama ang pangalan nito sa balota. Ngunit hindi naman ito pinalad matapos na matalo sa naganap na eleksyon. August 30, 2022, sa ginawang inquest proceeding sa kasong paglabag sa anti-alias law, ay nag-plead si FLM ng guilty.
Ito ay sa ginawa niyang paggamit sa apelyido ng Marcos, gayong ang tunay niyang pangalan ay Norman Mangusin Antonio, at nahatulan ng 3 taon na pagkakakulong. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, sir, kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman ang nagpalit ng pangalan, hindi naman ako. Sa kasalukuyan ay nakakulong siya sa habang naghihintay ng pagdinig sa iba pa niyang mga kaso. Samantala, ay marami pa din ang naniniwala at tagasunod si FLM at naniniwala sila na ang mga kasong isinampa laban dito ay dahil sa ginawa nitong pagsagasa sa mga mayayaman at maiimpluwensyang tao sa kanyang ginawang mayaman challenge. At marami pa din ang naniniwalang inosente ito, lalo na nga mga taong minsan itong natulungan. Sa mga taong nasaling ko ang damdamin ay doon sa aking mayaman challenge, ako na may humingi na ng tawad sa inyo. Kumbaga, ang layunin ko lang naman dito ay makatulong, hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinipersecute dyan. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ang inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.